Hey guys, andito na naman ako, pero bago ang lahat, paki-like, like na, and share and subscribe my channel para updated po kayo. At ngayon guys, naganito ako dahil sobrang lamig dito sa amin kahit walang snow. Oo. Kaya ngayon magtiis-tiis na guys dahil ngayon ay walang trabaho, pero kahapon may pasok ako dahil sa Airbnb. Kasi guys, pag mayroong Airbnb anytime, kahit kailangan kang pumunta kahit anong araw, kahit anong oras, basta kailangan na maglinis sa Airbnb, kailangan ka talagang pupunta guys, wala ka talagang magawa. Kaya ngayon guys ay sobrang busy po ako talaga, lalong-lalo na kung sa susunod na linggo at sa sunod pa, dahil yung kaibigan ko na may business din dito na kagaya sa akin ay maghuhulidi sila ng 2 linggo sa Queensland. Kaya ako ang magtrabaho muna sa kanyang mga client. Oo. Mabuti naman lang yung mga client niya guys is mga DBE, kaya hindi sila masyado masilan dahil hindi naman sila ang nagbabayad sa aking amiga. Oo. Kaya pumunta ko kahapon at sinabihan niya ako kahit din ako magpunas-punas daw, okay lang kasi ganun ang ginagawa niya sa mga client niya. Pero ako dati kasi pag nagtatrabaho ako sa mga client niya, nagpupunas talaga ako. Oo. Kaya sinabihan niya sa akin, okay na lang yan, te, kahit kubita lang yung paliguan nila at saka yung mag-vacuum, mag-mop, tama na yan. Oo. So, ngayon, i-arrange namin yung client niya at saka client ko kasi naman para namang hindi rin ako mawalaan ng mga client. Kaya i-arrange ko siya. Parang mapasok ko sila sa isang araw. Oo. At saka ma-adjust ko talaga yung client ko at saka client niya, kaya kailangan ko na i-arrange or i-ano ko ba ng ibang araw yung client ko or yung client niya ang i-arrange ko, parang ma-ano siya yung makasya sa isang araw. Oo, guys, kaya busy-busyhan ang lula ngayon, grabe guys talaga. Oh, hindi no! Talaga pwede na hindi tayo kumayod, kaya sobrang-sobra, lalo-lalo na kung may bayaran tayo sa Pinas. kaya sobrang kayod talaga guys, at saka sayang din naman dahil 50 per hour siya. Mm-mm. Oh my kaya, God! Yung sa akin, akong 45, 40, 35, ganun lang sa akin guys, pero sa kanya 50 talaga, kaya inano ko talaga yung parang bigyan ko ng priority din yan sa kanya. Oh, guys, kung minsan kung mag-cancel sila, sila naman ang magbabayad. Oo. Babayaran yan. Kahit ako ang magtrabaho sa kanila at babayaran nila ako. Oo, kung sila ang mag-cancel, kasi wala namang problema sa kanila yon guys, kasi gobyerno naman ang nagbabayad. Oo, uli kagaya sa akin na meron akong mga client na sarili nilang pera ang bayad. Oo, kaya kailangan mo talaga na aayusin mo, hindi gagaya sa gobyerno dahil hindi naman masakit sa kanila guys kahit hindi sila magpalinis, ikansin nila kasi nagbakasyon sila, sabihin lang na sige babayaran kita, itcha charge mo na lang, ganun sana all. Pero sa akin guys wala,
Oo, wala. Kasi hindi naman kasi gobyerno, guys. Oo. Pero kung gobyerno kasi, mayroon din na ano, mga gobyerno din na mga nag-ano sa gobyerno yung nagbabayad. Yung iba kasi, kung hindi ka magtrabaho, hindi ka talaga. Pero yun kasi matagal na sa kanya, tsaka kilala na din ako. Kaya kung halimbawa sila ang mag-cancel sa akin, ay pera nila ako, guys. Ganon talaga yung buhay, di ba? At saka, kaya, yan, kayod-kayod muna ako ngayon, at sobra-sobra talagang kayod ko, guys, kasi nga, mamay mga babayaran tayo, paano na lang kung wala tayong pera, wala tayong pambayad. Ngayon naman, nagpapadala na naman ako ng pera sa Pinas, oo, 7,000 lang naman, guys, para pambili ng bigas, pambili ng ulam, oo, papasikat sa manugang ko. Ganun naman talaga, guys. Oo, kaya umupo ako dito ngayon at nagpapadala nga ako, guys, kasi nga mahirap naman kung hindi ko sila susuportahan muna. At sana nga makapunta na yung anak ko at may babayaran pa ako sa ano, guys. sa ahensya. Yeah, grabe ang aking ano, guys. Grabe ang akong pagsisikap ngayon. Oo, kasi nga yung babayaran ko rin sa ano namin sa bahay sa Pinas, guys, is yung sinabihan ko na doon na ibuo ko na lang kasi gagamitin ko muna yung pera sa ano, guys, sa statement of account sa aking anak, kaya hindi ko muna ibayad sa bahay. Pero kinakausap ko na ang company nga pag matapos na yun nakakuha ako ng ano sa anak ko, saka ko na ibabayad sa kanila kasi buo naman yun, guys. Oo. Kaya talagang sikap-sikap na talaga, guys. Oo. At mabuti na naman na yung kaibigan ko ako ang pinaano na naman niya sa mga client niya kasi kilala naman ako sa client niya, kaya walang problema, guys. At saka yun, pang October na naman, uuwi na naman sila ng Pilipinas. Sana all nga, guys. Sana all, guys, na panay kasi nag-holiday. Paano kasi, guys, wala naman siyang anak. Pangalawa din, yung asawa niya mahilig din sa travel, guys. Kaya, yun. Pero uuwi sila ng Pinas din, ng 10 days lang sila kasi nga anniversary sa mama niya. At ako din ang mag part-time sa mga client niya. Pero okay lang yung guys. Kahit takbo-takbo na ang kahit wala ng pahinga ang lola. Oo, imagine, guys, mag 58 na ako this month. Kaya yan, ganun talaga dito. Kaya nga sabi ko, mas maganda talaga sa Pinas ko na kasi sa edad kong ito dapat nga hindi na ako magkakayo, di ba, sa atin, di na nagkakayo ang mga 58 years old dito, guys. Nako, guys, masisira ang buhay. grabe talaga, guys, dito. Di ka talaga tantanan sa trabaho at sinusunod ka talaga sa walis ting-ting. Grabe talaga, guys, wala tayong magagawa talaga, grabe. Oo, guys, kaya tiis-tiis na lang. Oo, kaya sabi ng asawa ko, dahan-dahan tayo manguha ng mga buti, pero kung meron kaming mga schedule talaga na alam namin na marami kaming makukuha at talaga kahit pagod, guys, sige na lang. Oo, kaya minsan naawa na rin ako sa asawa ko, pero sabi ko, hayaan mo na lang at tiyaga-tiyaga na lang muna. Mm-mm. Kasi maawaan din tayo ng Panginoon, paano kasi yung tatay mo buhay pa naman, guys. O, 98 ng edad, buhay pa. At saka nagda-drive pa, guys. Nagda-drive pa at nagpapalinis pa ng mata kasi nga yung mata niya is parang nilalagay na parang mahirapan mag sunglass. Or mag eyeglass. Kaya yan. Oo. 98 na, guys, ha. Oo, kaya nga tiis-tiis lang sabi ko ng asawa ko kahapon, tiis-tiis ka na lang muna, sabi ko ganun. Oo, at least nagtatrabaho ako at talagang sikap tayo pagkita tayo sa tatay mo na
kumayod talaga tayo ng husgo at hindi tayo umaasa sa kayamanan nila. Oo, mahirap talaga guys, ganun. Oo, kasi akala nila kasi yung mga Asian guys, paimano kasi may mga Asian din kasi na ano guys ba, pira-pira din naman. Oo, kaya nga akala nga nila siguro na lahat na lang na Asian na ganun. Oo, kaya sabi ko sa kanya kapon, kayod tayo muna. Oo, bahala na kung dubli-dubli yung trabaho ko, okay lang yun, kahit takbo-takbo ako, kasi paano nga siya nga naman ang nagda-drive. Oo, kaya sabi ko, hayaan mo, umabot din ang panahon na makapaghuli din tayo. Oo, at saka makapag-stay na tayo sa Pinas, doon na tayo mag-ano. Oo, habang ngayon ay may mga babayaran pa tayo, ay mag-tiis-tiis ta muna. Oo, kasi wala naman tayong magawa. Kasi sabi ko, nung namatay yung nanay niya, kung binigay sana ng tatay na yung pera niya na galing sa nanay niya, makatulong sana, eh hindi din. Hindi binigay, iwan ko kung bakit hindi niya binigay yung pera nang galing ng nanay niya nung bago namatay. Sabi niya, may pera ka sa akin. Pero iwan ko guys, kailan pa yan makukuha na hindi naman binigay sa family, sa asawa ko. Kaya sabi ko, pupuntahan muna natin yung ano, aabangan muna natin yung layon. Baka nandoon yun sa bunganga. Kaya nga guys, hirap talaga ang buhay. Kailangan ka talagang magsikap. Oo. Talagang magsikap ka ng magsikap. Talaga lang talagang maano guys, na makatulong sa kahirapan. Sobra. Grabe. Oo. Wala ka namang magawa. Kaya sikap-sikap na lang pag may time. At saka nagsusupport din ako sa mga anak ko. Lalo na ngayon mga pasukan. Diyos ko po, paano na lang kaya? Lula o ang mama, yan, kayod ng kayod. Kasi guys, iwan ko kaya sabi ko ng mga anak ko na magsikap kayo. Kasi matanda na ako. Oo, yun nga guys. Uy, gusto ko nang magsaya at magpasyal-pasyal na lang, magtravel-travel na lang, yun ang gusto ko talaga. Pero sana maawa ang Panginoon. Oo, pero ngayon habang wala pa, sikap-sikap muna hanggang kaya. Kaya hindi ako naghinto ng ano guys, kahapon nagtrabaho ako, buti na lang ngayon wala, hindi tumawag sa akin yung Airbnb na maglinis ako ngayon, kaya nakapahinga ako. At di rin matawag ng pahinga kasi siyempre nga naglilinis ako ng ibang bahay tapos bahay ko naman ang naku Diyos ko guys, kaya naglinis din ako sa bahay ko kasi parang naaasiwan ako sa bahay ko na bahay namin na medyo hinahabol na rin sa ano, sa vacuum at saka yung sa paglilinis, kaya nga yun, nasdos na rin ako, nakatulog kagabi dahil nga sa sobrang kayod. Kaya sana mapulutan yun to ng aral. At ang hindi pa naka-like, like, non-share, subscribe my channel. Parang updated po kayo ba?